Welcome back sa Buhok Gaming. Guys, for this episode, bibigyan natin ng overview etong ERA7. Guys, latest play to earn under Binance Smart Chain at magiging playable gamit ang inyong Android, iOS, or ang inyong PC. Guys, officially, pwede nyo siyang i-download sa Google Play. Pag kinlik nyo to, makikita nyo yan dito mismo sa Google Play. Anyway guys, i-discuss ko sa inyo tong ERA7 kung paano ba yung gameplay nito since marami akong nare-receive do na email and message na reviewin daw natin tong ERA7. So guys, samahan nyo ako at isa-isayin natin tong ERA7. Anyways, kung bagong viewers pa lang kita at hindi ka pa nakasubscribe, pahit na lang muna ng subscribe button pati na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. At the same time, ito nga palang Buhok Gaming Channel is nag-upload ng mga bagong play to earn o yung tinatawag natin na budget meal. So guys, speaking of bagong play to earn, no, etong ERA7, kung hindi kayo aware sa gameplay nito, actually card game to. Okay, kailangan mo ng deck of card. Alam ko 30 pieces na card, no, yung gagamitin natin. O ayun yung mismong deck para makapaglaro ka. Anyway guys, may gameplay naman to. Papakita ko sa inyo yung gameplay na navigate din natin yung marketplace para makita nyo. Guys, yung pambili ng token nito, yung tinatawag na token is pwede nyo nang mabili using yung pancake swap. And then yung ERA address guys o yung contract address nandito na rin, same sagot address nila. Okay, pero later on, pa-explain ko na lang din yung token nila. So right now guys, yep, this is a play to earn game. Pero ang kagandahan is free to play din to. Yes, malalaro mo to ng libre. By default kasi, once na nag-start ka ng account dito, meron ka namang default deck ng card. Okay, magagamit nyo siya to navigate the game na magagamit mo rin yon para malaro yung play to earn system nila. Pero yung card na bibigay sa iyo, syempre hindi ganong kalakas, hindi ganong kapalo. Basically just to familiarize lang, no, yung mismong mechanics ni ERA7. And then pag ninavigate down pa rin natin, makikita natin dito yung mga sample NFT and then yung mga functions din nitong dito sa ERA7. So dito sa Frozen, no, makikita natin ito, mga sample nila, legendary. By the way guys, no, sila mismo yung gumawa ng mga NFT nito. Kumbaga personal asset nila, handro assets yung ginamit nila dito. Kasi alam niyo naman, pag mga Unity Engine, no, kadalasan may mga default assets na pwedeng bilhin. Ang good thing sa ERA7, may sarili silang artist. And then, check din natin tong Inferno deck naman nila. Yan, ito yung mga sample. Meron ding mga legendary. So mamaya guys, papakita ako sa inyo sa marketplace mismo kung magkano ba tong mga sample card na to or NFT nila. Okay, ito guys, so legendary din, no? Yan sa Academy naman. So iba-iba, no? Siguro guys, no, kung familiar na rin kayo sa mga ibang card game, no, for example yung mga Splinterlands, Gods Unchained. Okay, may similarity naman siya. So yung kahit yung mga Yu-Gi-Oh type kind of gameplay, parang ganun din naman siya. So kung may mga familiar na kayo doon, hindi na kayo mahihirapang mag-adjust dito kay ERA7. Anyway naman, kung new players ka pa lang, okay, about dito sa card game, maganda rin guys pag naglaro ka ng ERA7 since yung mismong gameplay niya may mga tutorial din naman. Especially pag newbie ka. Feeling ko kasi guys, mas madali siyang intindihin. Pero yun nga, mahirap din syempreng masterin. Lalo na pag mga ganitong madaming deck of card, madaming character na involved. And syempre, RPG type of game itong inaasahan natin dito. And then guys, no, yung ERA token or ito yung tinatawag nilang governance token na rin dito. So, paano ka ba magkakaroon ng ERA token? Okay, sa play to earn system nila, meron tayong tinatawag na special events, expert alliance, rank competition, world cup, or even sa mining. So once na nakakuha ka ng ERA token, saan mo naman siya pwedeng gamitin? Basically, pwede kang mag-exchange kung gusto mo nang mag-withdraw. Okay, kung gusto mo nang benta sa GCash yan, pwede mo ring i-trade yan. And pwede ka rin bumili pa ng mga ERA box para magkaroon ka ulit ng panibagong NFT. Pretty much straightforward lang naman yung paggamit sa token nila. And then yung tinatawag naman nating na GOT token, basically ito naman yung magiging in-game currency natin. And then makukuha mo yan by doing play to earn and also by selling NFT sa marketplace. So pag may GOT token ka na, saan mo naman magagamit yan? Pwede mo rin gamitin yan pang summoning. Okay, nagyadyan naman yung mga details. Alright? And then for the roadmap,
para kay ERA7. Okay, 2021 guys, nandito yung mga date nila. Pretty much straightforward naman pagdating sa roadmap. And kung titignan natin, since itong mga ganitong klaseng game, no, ayun nga, kung familiar kayo sa mga card game, okay, we are expecting, no, na marami talagang update para dito. Actually, 2028, no, yung inaasahan natin para sa mga major update nila. Pero the good thing is, guys, right now playable na siya. Meron na siyang mining system din. Okay, pwede ka nang kumita by playing ERA7. Okay, pero sa roadmap nila, guys, wala naman akong masasabing negative. Hopefully na lang in the future magawa nila lahat yung by schedule. Kumbaga sana wala na munang delay. Okay, kasi ayun yung, para sa akin, ayun yung nagiging mahirap, no, para sa ating mga users, investors, pag nagkakaroon ng delay para sa roadmap. Good thing naman sa ERA7, kumbaga hinabaan na talaga nila. Okay, wala nang sugarcoating, ito yung inaasahan natin na timeline para sa ERA7. Alright? So right now, guys, no, yung partners, kinek naman natin. And tinignan din naman natin sa Binance NFT, nakalist naman. That's good din kasi alam nyo naman pagdating sa mga Binance NFT, hindi sila basta-basta nag-a-accept dyan. Okay, and then at the same time, guys, no, itong Good Games na partner din naman nila, meron na tayong ibang play to earn na merong tie-up sa Good Games. Okay, actually yung website nila, yun lang naman. And then yung chinek din naman natin, no, yung Twitter page para dito sa ERA7. Again, guys, no, marami kasi nag-e-expect, marami din gustong maglaro ng ERA7. Right now, they already have 68,000 followers. Magpa-follow na rin tayo. Yan. So guys, if may mga update sila, please pa-double check na lang din dito sa Twitter page nila. Lagi namang updated yan. Okay, and then pag meron silang mga big announcement, dito rin nila sinasabi. Okay, don't worry yung Twitter, Telegram, or even Discord page para sa ERA7. Ilalagay ko din sa description later on. Alright? And then guys, actually ayun lang naman para dito sa main website nila. And then pag kinlik natin yung marketplace, actually active na yung marketplace. Yan. So ito na yung mismong marketplace. So right now, guys, if gusto mong bumili ng MasterCard, meron namang nagbebenta niyan. Pero yun nga, no, kasi user na yung nagbebenta, iba-iba na yung price niyan. Okay, kung medyo na-delay ka sa mga IDO nila, okay, or INO nila, so hindi ka nakabili ng mga boxes, dito ka na makakabili. Alam, ewan ko lang, guys, no, kung magkakaroon pa sila ng mga next event. So right now, ito yung mga light box na available, which is medyo mataas din yung bentahan right now. Again, guys, kasi tao-tao na yung nagbebenta rito. Personal price na kasi nila yan. Yan, no? So kung medyo na-delay ka, dito ka na lang makakabili. Itong Chaos Box medyo mataas kasi medyo maganda rin yung laman niyan. And then for the battle cards naman, kung gusto mong patingi-tingi, meron ding nagbebenta diyan. Again, guys, merong mas mura, depende na rin, no? Kung depende pa rin pala sa magiging combo mo. Okay, kung ano yung magiging atake mo, kung ano yung magiging setup mo, depende kasi yan. So basically, hindi ka naman bibili ng card na hindi mo naman kailangan sa mismong deck mo. Right now sa marketplace, guys, 697 yung active battle cards na binibenta dito. Okay, and then pag may account ka na, guys, just click mo lang to. Kunwari, naka-registered ka na, naka-login ka na, na-connect mo na yung wallet mo. Kung gusto mo lang makita yung inventory mo, click mo lang yan. Yan, so makikita mo na yung mga NFT mo dyan. Ito, may MasterCard naman tayo. And then kung may battle cards ka na, dito mo makikita yan. Kung may boxes ka rin nabili, dito mo din makikita yan. Okay, kung meron ka ng box, pwede mo siyang open, pwede mo rin siyang benta. So depende kung ano yung available. Binance NFT mo, kung meron kang redeem card or redeem code, rewards makukuha mo rin siya dito. Okay, and then if you want to refer a friend, click mo lang tong referral na to para at least makapag-refer ka ng friend. And syempre, meron kang makukuhang puntos o points para dyan. Later on, guys, magpapaklik ako ng referral. Paklik na lang din, no? And then for the farming, again, guys, meron na silang farming system. Okay? Basically, maganda to. And then basically, sa mga sanay mag-staking, no, ganito lang naman yung ginagawa. Pretty much straightforward. Kailangan mo lang naman ng ERA or GOT token. Depende kung ano yung gusto mo na stake dyan. And then yung APR niya, ang inaasahan natin sa current market natin, that will be 116%. For example, no, ERA token tayo nag-focus nung chinek natin siya sa CoinGecko at this very moment, 16 pesos siya.
Okay, yung ERA token na tinatawag. Pero kung check naman natin guys, no, yung all-time low niya is 5 pesos. So malaki-laki yung tinaas niya noong 3 months. Okay, yung all-time high naman niya 31. So basically nag 31 pesos pa siya. Okay, nag 31 pesos pa siya. Pero right now nasa gitna na tayo. That's 16 pesos. So maybe we are looking for the average price na para dito sa ERA token. Okay, ito yung inaasahan natin. And kung meron tayong farming, okay, yung inaasahan nating APR, that's around 116%. Pero guys, again, nagbabago yan. So, this is for the current market natin. Okay? And then for the mining camp, active na rin yung mining camp na yan. Okay, pretty much, kailangan mo i-connect talaga yung wallet mo dito kung gusto mo mag-mining. Ito yung total hash power. And then, kailangan mo guys, no, pag may mining cap, may mga NFT ka dyan kasi ayun yung magpupush para sa hash power mo naman. Okay, and then alam ko guys, daily naman yung claiming dito. Okay, ayan, no, may per day siya. Hindi siya katulad nung farming natin na may set or nakalock siya. Ito, daily siya kasi. Okay, and then guys, pretty much that's it para sa marketplace. Pretty much straightforward. And then, laruin naman natin yung mismong game para dito kay ERA7. Click mo lang tong play game para ma-navigate natin. Make sure na nakakonect yung MetaMask wallet and naka-verify na yung email or yung pinang-sign up natin. Okay? Laruin muna natin. So, okay. Ito yung mismong gameplay niya. Ito yung mismong dashboard, guys. No? Sa upper left, makikita natin yung pinaka-settings para naman yan sa mga sounds lang naman. And then, upper right, nandiyan dyan yung mga token, kung ilan yung token nyo. Guys, kung mapapansin nyo, halos lahat is nakalock pa. Okay, ongoing pa naman kasi yung mga update niyan. Pero mag-a-addict ka dito guys, dito sa deck. Okay, dito kasi sa deck guys, dito mo ina-navigate, dito mo aayusin yung setup nung mga deck card mo, yung panglaban mo. So, create deck ka lang. Okay, palitan mo yung pangalan, kung anong gusto mong pangalan dyan, just click rename. Okay, lagay mo yun para at least may identifier ka dito sa deck. So, lagay mo kanya dyan, pogi ako, pero alam ko hindi pwede. Yan, hanggang 12 letters lang, no, yung pwedeng ilagay sa deck. Anyway, guys, kailangan yan just to identify, no. Kunwari, may iba't iba kayong setup para hindi kayo mahirapan in the future, okay? Kung paano siya ina-navigate. And then, click nyo lang yung save if you want that deck. Pero yun nga, may mga sample decks na, deck na rin tayo. So, yan, lagay-lagay nyo lang siya dyan. Okay, depende guys, again, no, depende sa strategy nyo. Okay, so ang maximum ng deck is 30. Okay, pwede kang maglagay ng 30 card dyan. Okay, lagay mo lang dyan. And then, if nalagay mo na yung 30 card, or pwede mo ding click tong padded para mag-optimize na siya, 30-30 na kagad, then click save. Pero syempre, depende sa strategy mo yan. Okay? So, ito yung dalawang deck na sinetup ko, yung array ko, tsaka yung new deck, ayun yung default. Pag okay na yung deck mo, yan, quick match lang tayo. So, pili kayo ng deck. So, gamitin ko yung array ko. And then, finding match na kagad. Okay, so maghahanap na ng kalaban yan. Alam ko, AI lang naman din yung mga kalaban. I'm not sure, no, kung AI or real player. And then dito, pwede ka mag-replace kung ano yung gusto mong tanggalin muna, palitan ng ibang card. Tanggalin natin niya kasi mataas yung mana, no. Guys, yung ito yung mana nyo. Ayun yung kailangan nyo para makapag-cast kayo ng card. So nakikita nyo yung sa akin, wala tayong below 2 na mana. So kailangan tayo mag-burn. Yan, since tatlo na yung mana natin, yan, pwede na natin gamitin yung mga character natin. So, yan, ganyan lang yung gameplay niya guys. Since wala akong katapat, mababawasan yung mismong HP ng kalaban natin. So, tapat-tapat lang din yan. Okay? So, pag may katapat ka na, hindi na mababawasan yung HP mo. Ang mababawasan na is yung katapat mo. Yan, click lang natin yung punch, no? Yan, nag-heal tayo. So, nababawasan natin siya. And then, syempre, yung magkatapat, magpapaluan yan. Okay, ganun lang siya guys. So, yung nakikita nyo parang attack, ayun yung attack damage nyo. And then, syempre, yung puso, ayan yung buhay ng NFT nyo. Okay, so since wala pa rin katapat yung dalawa ko, nababawasan pa rin natin siya. Okay, pag play to earn talaga, kailangan mong galingan. Okay, talo tayo. Yan, so alam ko kayo hindi kayo matatalo dahil mas magaling kayo sa akin maglaro pagdating sa mga play to earn na katulad nito. Anyway guys, yan lang naman yung mismong gameplay, no? As mentioned, pretty much straightforward, talagang kailangan mong gumamit dito sa deck. Okay, dito ka talaga sa deck magsa-setup ng panglaban mo. Yan, gamitin naman natin yung mismong game na may NFT. So kanina kasi wala tayong NFT na ginamit, no? So ngayon, summon lang natin to.
Yan, guys, depende sa bilis ng metamask nyo ha. Kasi yung summon yan, it will take time. And then right now, 10 yung pwede nating isummon na NFT. Okay, pwede rin tayo makakuha ng mga neutral. Yan, for example, mga neutral to. So, ibig sabihin guys, pwede natin siyang i-combine sa ibang mga race. Okay, unlike ng nakuha mo, for example, is yung mga ibang packs, may mga kanya-kanya kasing race yan. So, pag neutral yan, tulad nito, neutral lang din yan, okay lang yan. Ito, iba yan, may mga race yan. Yung parang pickaxe, yung mismong drawing. So, okay, mas maganda kung neutral, pero yun nga, kung magseset ka ng isang team, okay, na per pack siya or per race siya, mas okay din yan. Since nasummon na natin, gamitin natin yan guys. May kita niyo dito sa battle card. Yan, so ito 10 yung nasummon natin ngayon. Yan, ayun yung mga NFT natin. And then, ito yung gagamitin natin, guys, para makita natin kung may advantage ba pag NFT yung ginamit natin. So, personally, guys, no, pag NFT na kasi yung ginamit mo, pakita ko lang sa inyo. So, ayan, guys, may nakita nyo. Ayun yung mga NFT. May nakalagay talaga siya na NFT. Yan, ibig sabihin, ito yung pwede mo rin gamitin. Advantage na yan para sa iyo. If kalaban mo is naka-NFT na rin. Okay? So, nakita nyo guys, no, pag nag-free to play kayo, medyo alanganin, no? So, gawa tayo ng sarili nating NFT na deck. Ito yung gagamitin natin, no? So, lagay lang natin lahat to. Itong mga neutral lang muna yung lalagay natin. Yan. Para pure neutral muna tayo, no? Hindi natin gagamitin yung mga race natin. Yan. So, puro neutral din gamitin natin to. Yan. Para lahat, malagay natin. So, basically guys, ganito lang din yung gagamitin natin. As mentioned, no, sa deck talaga tayo maghahataw. Depende sa gagawin nating setup, no? Yan. So, setup na natin. Yan. Almost complete na. Save na lang natin yan. And then, ito na yung mismo ang gagamitin natin. Okay? Find match na tayo. O, quick match pala. Yan. Quick match tayo. Finding match. Okay, so basically ganun lang yung magiging setup natin, no, for this play to earn. So ayan guys, mag-replace muna tayo yung mataas yung mana, yan. Again, ang discarding ako, ang discarding ginagawa ko kasi yung matataas yung mana sa simula, inaalis ko muna, okay? Para at least, 'di ba, since mababa pa lang naman yung mana requirement natin, mas prepared natin makapag lapag ng mas mga mababang NFT mana, okay? So, ayan yung mga magiging setup natin, no? So, basically, guys, ganito yung magiging gameplay, no? Again, para sa akin, may advantage kasi yan, lumabas na yung mga NFT. Ayan, no? Ito yung mga NFT natin. So, pwede natin gamitin yan. Yan. So, ganyan guys. So, yung NFT, syempre, marami silang card. Iba't iba. Okay, iba't ibang character, iba't ibang card design na rin yung pwede natin gamitin kasi nakikita nyo naman medyo lumalamang na din kagad tayo. So mukhang mananalo na kagad tayo dito sa round na to, okay? Yan, 8 na lang yung buhay niya. So lapag-lapag na lang din natin, yan. So again guys, no, hindi siya ganong kahirap laruin as mentioned, okay? Pero yun nga, kailangan mo din makabisado yung mga pattern, maintindihan din yung mismong card mo, kung ano ba yung card na dapat mong gamitin. Okay, ito, sunugin ko na lang muna to. Wala na, dalawa na lang din naman yung heart niya, no? And then yung sa atin, 25 pa, wala tayong kadamage-damage, napakalakas nung naging setup natin dito. So yan, panalo na tayo dyan. So confirm lang natin yan, tapos na rin naman yan. Yan, hayaan lang natin yung mga tanke nila. Ayan, tapos na. O, sobra-sobra pa, di ba? So, ganun lang siya. So, anyway guys, ganun lang yung mismong gameplay, mismong NFT usage para sa play to earn na to. Okay? Victory tayo, di ba? Lakas! Alright, basically yun lang naman guys pagdating sa kanyang gameplay. And then guys, mag-secret technique muna tayo. Okay, lagay nyo na lang dyan, hashtag Era7. Okay guys, hashtag Era7, pipili ako ng dalawang comment na mananalo ng GCash worth 100 pesos. Again guys, no, hashtag Era7, comment nyo lang dyan. I-announce natin yung winner sa Facebook page natin. Okay, basically ganun lang yung gagawin nyo. And siguro pag may panibagong update dito kay Era7, babato ko na lang din kagad para sa inyo. Alright, and guys, always remember, Buhok Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat.